What is trending in the world of social media? Welcome guys to another episode of Manila Serie. So breaking news po, this time reported by The Inquirer just an hour ago. Apat na miyembro po ng youth group na Panday Sining were arrested by the Manila Police District at dinala po sa headquarters ng MPD dyan po sa may Manila. Okay, so si Lieutenant Colonel Carlo Magno Manuel, chief po ng MPD PIO, said that the four Panday Sining were being held at the MPD General Assignment and Investigation Section para po sa investigasyon. Okay? So, sa ngayon po, hindi pa po sinasabi yung mga pangalan ng mga Panday Sining members na naaresto. According po sa militant group na Anak Bayan naman, the four were arrested on their way home from a rally held on Bonifacio Day. So galing sila sa isang rally ng Bonifacio Day, inaresto po sila ng mga membro po ng kapulisan ng Maynila. So according po sa isang tweet ng Anak Bayan, indignation in front of the MPD calling for the release of detained Panday Sining members. They were waylaid by over a dozen police, some in plain clothes, while they were on their way home from the Bonifacio Day mobilization. Yon. So as of the moment po, yung mga members po ng Anak Bayan ay nasa indignation rally in front ng MPD headquarters dyan po sa UN calling for the release of their arrested members. So yon, this is breaking news po. So going home from Bonifacio Day mobilization. So I'm not sure po if yung sa Bonifacio Day mobilization na yon, kung nagbabandal ba sila ng panibago or kung ano ba yung ginagawa nila doon sa mobilization na yon. So we will learn po in a few hours, I think, kung ano po yung sasabihin ng police regarding this issue. Pero sa ngayon po, sa akin naman po, wala na silang masasabi. Nakailang warning na po si Mayor Isko. Pag ini-spray paint nila, pinipinturahan na lang uli. Yung pong sa may Lagos Dilad, pinipinturahan ng mga tao ng Maynila. Yung sa may eskwelahan, pinipinturahan ng mga estudyante. Nakailang pakiusap po si Mayor Isko na wala naman tayong away. Na wag niyong sanang babuyin yung mga inaayos sa Maynila. Kasi ngayon po ay panahon ng pag-aayos. Pero mukhang hindi pa rin po nakinig, mukhang nagtuloy-tuloy pa rin po sa pag vandalize, tuloy-tuloy pa rin, pero mukhang ayaw talagang papigil nito pong grupo na ito. Gusto po nila yung media attention. Ganyan naman po talaga. Before naman po ng mga insidente, wala pong nakakalam kung ano po yung Panday Sining. Ito po ay sobrang laki ng media attention na punta sa kanila. Talagang napakalaking publicity. Sabi nga ni Mayor, na pinasikat sila itong buong pangyayari na ito, nung pananadya na paninira ng mga public na mga facilities. Eh ngayon po, ang sabi nga ni Mayor Isko, hindi po araw-araw Pasko. Yun, so magde-December bukas. Sooner or later, hindi na nila mauutakan po yung mga pulis at mauhuli din po yung pong mga gumagawa po ng mga pambabandal na ito. And unfortunately for them, and naabutan sila ng mga pulis and natukoy sila ng mga pulis. And ngayon, they are being investigated and they will be charged. Of course, dahil bawal po yan sa batas. Kahit ano po ang sabihin nyo, kung art yan, kung vandalism yan, pero ang bawal ay bawal. Kaya nga po nila ginagawa as a form of protest dahil illegal po ito, ginagawa pa rin po nila para po para mapansin, para mabigyan ng ano yung kanilang mga pinoprotesta, pero ito po ay bawal. We are a nation of laws, kailangan pong sumunod. Ginagawa nila yung gusto nila pero kailangan pong within the boundaries of law, kundi po gagawin naman ng pulis yung kanilang trabaho, hindi naman po pwedeng hayaan lang po. So yun, so abangan po natin kung ano po mangyayari pa regarding this news. Pero as of now po, yan po, four members ng Panday Sining arrested by the Manila Police District. Okay guys, update po later. Si Yormi nasa Cebu, so we'll show a video of that later then. Thank you very much guys. Pilipinas, God first. Bye-bye.